Umaasang mga kaanak ng isang nawawalang nurse na makakapili nila ang mahal sa buhay, na buhayin sila ng pag-asa dahil sa isang mensahe. Saksi, si Emilio Sumangin. Nakuha ng pa siya ng CCTV na naglalakad hanggang bago makarating sa Taft Avenue noong Miyerkules ng madaling araw. Pero noong araw na ito, hindi na nakapag-duty bilang nurse si John Lawrence Ico sa Manila Doctors Hospital na walking distance lang mula sa tinitirhan niya sa San Andres, Maynila. Absent siya ng Monday pero nandito lang siya sa bahay. And then Tuesday, bigla siyang nagpagupit ng hair. And then the following day, Wednesday, yun na po. Sa gitna ng pag-alala, nagpadala raw ng mensahe ang 22 anyos na si Renren sa kanyang matalik na kaibigan. The message na naglalakad nga lang daw siya and then suddenly he realized na nasa Alabang area na siya. Nagduda pa noong unang kapatid niya, hindi lang sa mensahe, kundi maging sa pinagmulan nito. The friend asked him, saan area ka banda, puntahan kita agad? Anong nakikita mo? At yung reply lang ng kapatid ko is, one word, wala. He used another account. We're trying to contact yung account na yon. Hindi kami makakonect. Yung talagang account niya, hindi po namin yun makontak. Nagpadala ng mensahe ang pamilya ni Renren sa messenger account, pati ang video ng ina ni Renren na umiiyak para makuha sana ang atensyon ng nagpadala ng mensahe. Pero inactive na raw ang account na ito. Nagpalabas na ng missing person alarm report ang Manila Police District. Dumulog na rin ang kanyang pamilya sa tanggapan ng PNP-CIDG Manila. Alas 2 ng hapon kanina, nakatanggap ang pamilya ng mensahe na nagsabing okay lang ako ma. Dahil wala namang alam na kaaway ang kapatid, nangahawak sila na si Renren nga ang huling kausap sa messenger. Nang ipost ni Laika mensahe, nilakip niya ang captiong maghihintay sila sa pag-uwi ni Renren. Nilagyan din niya ito ng hashtag na nagpapahiwatig sa hinalang may depression si Renren o anxiety. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.